So, what is up sa inyo mga tao? At ito, nagbabalik na naman ako sa isa na naman panibagong video. At kung bago pa lang sa video na to, ay huwag mo nang kalimutang i-like, comment, and subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. So, for today's video mga tao, meron lang ako nakahalata, no? Dito sa YouTube na purkit quarantine mga katangos, eh mas dumadami ang mga pumapasok sa YouTube industry. Meron ako napapansin na dumadami yung mga toxic sa YouTube mga katangos. Hindi naman siya talaga totally nawawala agad-agad, no? Dahil hindi kasi nila naiintindihan kung gaano kahirap gumawa ng isang quality content. Para sa akin ay meron talaga matatutunan yung ibang tao, no? So, meron lang akong ilong payo, no? Sa mga bagong YouTuber, sa mga bagong pumasok sa YouTube. Especially ngayon lang pumasok sa YouTube. No? Meron lang akong maliit na payo and medyo maraming konting payo lang rin. No? Para sa inyo na mga gustong magpatuloy sa pag-YouTube. So, let's go. Ang pinakauna sa pinakamas napapansin ko sa YouTube mga katangos, especially ngayon na marami ng tao na naiinganyo gumawa ng video at ipost sa YouTube basta-basta, ay itong sinasabing subscribe to subscribe, no? Yung sub to sub or sub for sub or VLCS, no? Hindi na ako magmamalinis pero dati na ako nanggaling dyan mga katangos. Nanggaling na ako sa pag-sub to sub to VLCS. Then, one day, napagtanto ako sa sarili ko na tama nga naman talaga yung naririnig ko sa internet na kapag hindi ko pinagsikapan yung paggawa ng videos at nag-focus ako sa sub for sub or sa VLCS, ay possible na sira na yung channel mo. Sayang pag pinaghirapan mo. Gets mo? Kasi, di ba, umi-effort ka ng pag-video. Umi-effort ka ng paggawa ng video, pag-edit, araw-araw, puyat-puyat dahil dyan sa gawain niya. At nasisira lang ng basta-basta dahil dyan sa kalokohan pinagagawa mo, which is yung sub for sub or yung VLCS. No? Anyway, sa apat na sulok ng sub for sub at VLCS na yan, ay wala talaga yung maitutulong. Wala siyang maitutulong na maganda sa inyo. Kundi, sakit na kasi sakit nang lang ang ulo. Kasi imagine this ha, may kapag-sub-sub ka, isubscribe mo siya, isubscribe ka niya. Then after days, after weeks, no, after months, kapag alam niyang nakalimutan mo na siya, ia-unsub ka din niya. Diba? Ia-unsub ka din niya. At posibleng hindi ka na niya balikan. Hindi ka na niya balikan. Totoo yun mga katangos. Sa mga bago sa YouTube, no, wag kayong magpapakain sa bitag ng mga ulupong na yan. Kasi kapag nagpakain ka sa bitag ng mga ulupong na yan, wala, talo ka. Diba? Ito ang mas magandang gawin, no? Mas the best way para magkaroon ka ng subscribers is gumawa ka ng mga videos na talaga namang tumatatak sa isip ng tao. Kung talaga namang merong matututunan yung mga tao sa ginagawa mo. Hindi yung puro ka lang gawa video ng video dito, ganyan. Wala naman nakukuha yung tao. At ang pangalawa sa listahan natin mga katangos ay mag-isip kayo ng mga niche na gusto nyong gawin. No? Mag-isip kayo ng mga gusto nyong klase ng theme sa video. Halimbawa na lang, gusto nyo ng mga how to vlog, sa mga how to make a picture like this, mga ganyan, yung mga ganun. Mga how to create a ganito, ganyan, yung mga ganun, yung mga how to. Yung maraming matututunan sa inyo, yung mga tao. Kasi yan yung mga madalas, mga katangos, na talagang tinitignan ng mga viewers. And yan talaga, yung mga totoong content, na content talaga, no? Halimbawa, kung gusto kong trip mong gumawa ng mga short films, o yan, gumagawa ng mga novela, novels, yung mga tula, yung mga spoken poetry, yung mga ganyan, okay yan, no? Kumakanta ka, marunong ka sumayaw, okay yan. Yun yung mga niche na talagang pwedeng gawin sa YouTube, no? Hindi yung bara-bara ka lang. Kasi meron iba mga katangos na pumasok ko sa YouTube, kung ano-anong mga basurang content mga katangos ang tawag nila, ang mga ginagawa nila sa YouTube mga katangos. So, para hindi ka magaya sa kanila, no? Gumawa ka ng original content, no? Hindi man totally original content, at least
di ba, ay sinubukan mo siyang gawing original nang ikaw lang mismo ang may gawa, ikaw lang mismo ang nagpakita ng ganong klaseng content. So yun. At ang pinakahuli sa usapan, mga katao, sa usapan na ito, ang pinakahuli sa lahat is, mali mo ang pagbablog, no? Hindi ka pumasok sa pag-YouTube or sa pagbablog ang dahil sa wala ka lang talagang magawa at wala kang maburyo. And especially, dahil sa pera. Kasi malaking no, my friend yan. Malaking pagkakamali yan kapag kainuna mo or ang mindset mo is yumaman ng dahil sa YouTube or sumikat ng dahil sa YouTube. Although, dadaan tayo doon sa sikat, di ba? Talagang pwede kasi nasa social media ka. Maraming makakapanood sa'yo, maraming makakakita sa'yo. Once na gumawa ka ng videos, then pumatok yan, posibleng sumikat ka. Pero, dapat ang mindset mo is, nandun ka sa gusto mong gawin. Diba? Halimbawa, gusto mo mag-motovlog, gawin mo. Halimbawa, gusto mo magluto, gawin mo. Diba? Halimbawa, gusto mo kumanta, sumayaw, gawin mo. Diba? Ito yung passion na sinasabi mga katangos. Ayun yung dapat na nasa mindset mo. Diba? Although sinasabi nila mga katangos ay to share my ganito, to share my memories, to share my talent. So, ayun. Tama nga naman, pero dapat pa rin ang mindset mo pa rin is gawin mo siya dahil gusto mo siyang gawin. Diba? And mahalin mo yung pagpa-vlog dahil mahal mo yung ginagawa mo. Same as that, no? So, yun. So, sa mga bagong YouTuber, sa mga quarantine YouTuber, ika nga, yung mga bagong pasok, no? Gawin ang sobrang bagot dito sa bahay. Maigi ng pag-isipan mo ng maigi. Pag-isipan mo ng mabuti bago ka gumawa ng video. So that's all for this vlog mga katangos. Thank you so much sa panonood hanggang sa muli. No? I hope may natutunan kayo sa videos na to. No? At sa mga bagong YouTubers, sa mga bagong influencer na papasok, sa mga uusbong. No? Sana meron kayong maibigay sa ating mga audience, sa ating mga viewers na lessons and entertainment. Kasi kasama yun. So that's all for this vlog. Thank you so much sa panonood hanggang sa muli. Peace. Bye-bye.